kayo ng update ng aking pagbubuntis dahil medyo matagal na rin akong hindi mag-update sa inyo. Ilang months na po. So ngayon, ito yung latest ultrasound ko. Ito yung pang-apat. Pang-apat na ultrasound ko na update. Ganun. So, noong March po, month of March, ang dami kong test na ginawa, laboratory. So, nadetect ng OB ko na hindi mataas yung sugar ko. Tapos, yung ultrasound namin ng nakaraan, medyo suhi si baby. Tapos, hindi daw nalaki within 1 month. Na-maintain ko yung 71 kilos ko. Kaya, sabi naman ng isang doktor ko, dalawa kasi yung doktor ko, dalawa. Isa OB, yung isa sa dietitian, yung para siyang nutritionist. Ganun kasi, medyo ano nga, kailangan kong sukatin yung kinakain ko. Kaya nirefer ako ng OB ko sa isang doktor na nutritionist. Yun nga, nabanggit sa akin ng nutritionist, bakit daw na-maintain ko yung 71 kilos, samantala hindi dapat daw ganun, baka daw hindi lumaki si baby, baka mamaya daw parang malnourish siya sa loob. So inano niya ako ulit, sabi niya kain lahat ng gusto mo, kung yung pagiging diabetic ko daw yung iniisip ko. Kung diabetic ka daw talaga, diabetic ka talaga. So, pagbalik ko naman ngayong month, April 19, sabi naman ng OB ko, ang laki-laki naman daw ng tiyan ko. Kasi daw, 71 yung kilos ko, pagbalik ko is 74. So, parang nag-ano ako ng 3 kilos. So, kailangan ko na naman mag-adjust ng kain. Yun, ang hirap-hirap kasi parang hindi ko na maintindihan kung ano yung gagawin. So, nung Holy Week, Sabado y Gloria, so, nagkayaan yung pamilya namin, pamilya ni Ronald na mag-swimming. So, si Kulit, si Aika, gusto niyan sumama. Ipag dito lang ako sa bahay, hindi naman ako mapakali. Kaya yung ginawa ko, ang sabi kasi nila, within 1 hour lang naman yung area. So, since alam naman sa Pinas traffic, inabot kami ng 2.5 hours. And then, kasama na rin yung traffic dun. Nag-swimming si Kulit, andun ako, pero nakaupo lang ako kahit sa sasakyan, nakaupo lang din ako. Kahit dun sa ano, dun lang ako sa cottage. Tinitingnan ako lang siya. Kasi pag halimbawa, hindi ko naman siya pasamahin na awa naman ako. Kung nandito, kung maiwan naman ako sa bahay, andun naman yung isip ko sa kanya. Kaya yung ginawa ko, sumama ako, pero hindi ako nag-swimming, nakaupo lang ako. Tapos, Sabado y Gloria, tapos pagkalinggo nun, nagka-schedule din kami, bumili ng gamit ni baby. Yun nga, pumunta kami ng ESM, namili. Yun lang nang pinuntahan namin eh. Hindi ko nga nakompleto kasi parang napagod ako. Tapos pinaglaro namin si Aika. Yun lang, kinabukasan, yun siguro napagod ako. Nag-spotting na naman ako. Nag-spotting ako. So, medyo kinakabahan ako syempre kasi hindi dapat ganun. Hindi normal yung ganun. So, nung tinawagan ko yung OB, nag-reply siya. Kaya sabi niya malulobat siya, kaya text na lang. Pina-ultrasound niya ako. Ito yung result. Thanks God, okay naman.
hindi naman napituhan sa baby. Yung ano lang, bed rest lang talaga ako. Kasi tuwing magkilos-kilos ako galaw-galaw sa bahay, nagkaka-spotting talaga ako. Talagang maselan siya. Kaya alam niyo po ba na, no? Nakakulong na ako sa kwarto ngayon. Ilang hanggang sa mga anak ako. Kasi ganun yung scenario. Parang, ano niya, once na magawa-gawa ako, kahit na simple yung gawa lang, mag-spotting ako. Ganun siya. Tapos ngayon, medyo hirap na ako sa pagtulog. Pag mag-wibi ako, ang sakit-sakit. Na alam mo, parang ano siya, parang lalabas siya na hindi ko maintindihan. Kaya yung binigyan na rin ako ng doktor ko sa OB ko ng pampakapit. Kasi hindi po din ilabas si baby ngayon kasi magiging kulang siya sa buwan. Pati yung placenta, grade 2 pa lang. So yung normal na baby talaga, kailangan yung placenta is grade 3. Kaya sinisikap ko talaga na ma-survive namin yung 9 months para maging normal siya. Sa ano ko ngayon, higa, ganun lang. Hinahatiran ako pagkain sa kwarto. Bawal akong bumaba, kaya dito lang talaga ako. So, ang hirap-hirap pala. Parang bigla kang ikulong. Kaya yun, ilang weeks na rin akong hindi nakakapag-update, kahit sa Soaring High Family, hindi na rin ako nakakapag-ano sa mga attend sa mga premiere. Kasi nga, kailangan ko muna mag-survive yung 9 months. So, thank you po sa lahat pala ng mga mag-support pa rin sa amin, lalo na sa Soaring High Family. Thank you sa unawa, sa mga leaders, sa mga members. Thank you po. Pasensya na. Yan lang talaga muna yung maano ko sa ngayon. Replay lang. Salamat sa unawa. Naway na tulungan nyo po ako magdasal na. May survive po namin yung baby yung 9 months. Thank you din po sa lahat ng mga nanonood ng videos namin. Naway po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe the tapos please click the notification bell para po updated po kayo sa lahat mga videos na i-upload po namin. Maraming salamat po. Goodbye. Thank you and God bless.